Nalalagay na naman sa spotlight ang mga mambabatas matapos madawit sa kontrobersyal na PDAF scam. Bilyong-bilyong pisong pondo ng gobyerno ang nasasangkot dito pero tila atras abante ang mga senador at kongresistang imbestigahan ito dahil sangkot ang ilan sa kanilang mga kasamahan. Pero ang negosyanteng nasa gitna ng pork barrel scam na si Janet Napoles, inunahan ng kasuhan ang mga miyembro ng media na anya'y nagsalang sa kanya sa trial by publicity. Sa coal mining po kami. Noong isang linggo pa inilabas ang warrant of arrest para kay Janet Lim Napoles at sa kapatid nito. Pero hanggang ngayon ay patuloy na hinahalugog ng mga otoridad ang buong bansa upang matagpuan sila. Wanted kasi si Napoles dahil sa illegal na pagdetine kay Ben-Hur Luy noong isang taon. Ang kasong serious illegal detention ay sinampan ng mga magulang ni Ben-Hur laban kay Janet at sa kapatid tong si Reynald Jojo Lim. Naiiyak na ikinwento ng ina ni Ben-Hur na si Mrs. Gertrudes Uy na nag-alala siya ng lubos nang malaman niya ikinulong sa isang kondo ang kanyang anak. Kung gagawin sa anak yun, anong mararamdaman niya? Hindi raw nila mawari noong umpisa kung bakit nawala bigla si Ben-Hur noong Disyembre. Hanggang nabalitaan nga nilang ikinulong umano ito ng mga Napoles. Ang pagkalam ko, yung mali lang niya, siyempre parang natapatan lang sila kung anong mayroon sila na transaction. Pero wala namang ibang ginawa na mali si Ben-Hur. Lahat kasi yung mga sekreto ni Janet Napoles, siya kasi nakakalam. Mahigit 2 dekadang nagsilbi si Ginang Luy bilang all-around helper sa mga Napoles, nakaanak din ng kanyang mister. Matagal ako sa kanila, nasa 21 years ka na. Nanganak siya ng yung bunso, ako talaga ang pinagkatiwalaan niya. Kaya nang maresko umano nila si Ben-Hur palabas ng kondo, kinasuhan nila agad sina Janet. Minahal ko yung anak niya, sobrang-sobra. Pero yung anak ko, hindi niya minahal. Sobrang tumutulong sa kanya. Masakit. Nagsiwalad din ang ina ni Ben-Hur na mga nasaksiyan niya noong nagsilbi pa sila sa Napoles household. Madalas daw niyang marinig ang salitang transaksyon sa mga malataas na opisyal. Na masaya umuwi ang anak niya at ang mga amo nito kapag nakapagsasara ng deal. At lalong hindi daw niya malilimutan ang napakaraming pera na dumarating sa bahay ng mga Napoles. Tuwing umuwi kami, pasaya siya kasi may nakakuha daw siya ng transaction mga 200 million, yung mga ganun, sa mga senador. Yung listahan, puro opposition. Nagbigay ng reaksyon si Attorney Lorna Capunan sa mga pahayag ni Gertrudes Luy. Hindi daw kinidap ng mga Napoles si Ben-Hur, nag-retreat lamang daw ito. As such daw, he will atone for his sins and that he will go on voluntary retreat, which he did. So sinabi ng Napoles, anong warrant of arrest nyo? Ay, hindi pala, warrantless arrest to. And Ben-Hur was even, I think, there and he said, bakit, nandito ako, hindi naman ako kinidnap. That case already then, nag-retreat ako. That was the birth now of another case filed by this ambulance chaser of a lawyer who approaches the parents and says, file tayo ng complaint, illegal detention. Ayon sa kanyang kliyente, hindi daw talaga mapagkakatiwalaan si Ben-Hur. But this Ben-Hur, that plus the fact that it was Christmas, it's Christmas lang, and the employees were saying na sanang Christmas bonus namin. And Mrs. Napoles said, matagal ko nang binigayan kay Ben-Hur, 300,000, which he admitted again that he stole from the employees. Pero para sa abogado ng whistleblower na si Ben-Hur, sadyang marami lang daw nalalaman ng kanyang kliyente na maanumalyang gawain ni Napoles. Alam nila yon kasi Jove, sa totoo lang, pati financial transactions ng kampanya at ng personal ni Janet Napoles ay alam nito dahil siya ang inuutusan na maghanda ng mga cheque. Maghanda ng mga iwi-withdraw na pera, alam niya. Tinutugis ngayon si Napoles dahil sa pagdetine kay Luy. Pero ang habol talaga sa kanya ng publiko ay ang managot siya sa isyu ng umano'y pang-aabuso sa pera ng sambayanan.
Ibinudyag ng Commission on Audit noong Biyernes, nakasali ang ilan sa mga NGO ni Napoles sa 82 questionable NGO na nakatanggap ng pondong umaabot sa 6.1 billion pesos sa mga taong 2007 hanggang 2009. Ang 30% niyan o kabuuang 2.1 billion pesos na napunta sa 10 NGO na sinasabing konektado sa JLN Corporation. From the expanded value-added tax, nanggaling daw ito sa 12 senador at 118 kinatawan. Hindi maipaliwanag ng Department of Budget and Management kung paanong nailabas ang mga pondo para sa mga questionabling NGO. May favoritism din daw ang mga ahensyang tulad ng Agriculture Department, DPWH at DSWD sa mga NGO na magbibigyan ng programa. May mga pinapaboran din daw ng mga supplier ng mga proyekto. Nakapagtataka rin daw na walang ahensya na kumestiyon sa mga nabigyan ng mga pondo matapos itong irekomenda ng mga senador at kongresista. Ito yung mga infrastructure projects. Kitang-kita sa report ng COA na lahat ng sangkot sa proseso ay nagpabaya kung hindi man nagmalabis sa paggamit ng PDAF. Show us the bank accounts. The biggest come here is letting the guilty people go simply because they have found a convenient scapegoat by way of a Mrs. Napoles. Paniwala naman ni Professor Leonor Briones, kahit tila nagkakabukuhan na, napakahirap daw kumbinsihin ang mga nasa pwesto na ibasura ang pork barrel. Kaya dapat daw ipakita na ng mamamayan ang galit nila sa pangpapaboy na ito. Mas marami na ngayong taong bayan, Joe, na nakakaalam na sila ay nagbabayad ng taxes. Dati, pag sabihin mong buwis, kala mo yung mga rich-rich lang nagbabayad ng taxes. Ngayon, ultimong magsasaka, ultimong worker, ultimong taxi driver, alam niya na nagbabayad siya ng value-added tax. Na kung yung palang binabayad niyang buwis, pumupunta lamang, linulustay lamang, eh talagang malaki ang galit nila. Patuloy na lumalakas ang panawagang i-abolish na ang Pork Barrel Fund. Ipinadadama na nga ng ilang sektor ang kanilang pagkadismaya sa sistemang tingin nila ay pinapakinabangan lamang ng iilan. Kung kayo'y galit na rin sa pagpapakasasa ng mga tiwaling mambabatas at ng mga pinapaboran nilang NGO sa pondong galing sa inyong pulsa, paano niyo ito ipapadama sa kanila? Ako po si Jovi Francisco, nag-uulat para sa Reaksyon. At hatid namin sa inyo ngayon ang natatanging obra ng kapatid nating si Lord De Vera sa kanyang Word of the Lord. Talagang kontrobersyal ang usapin ng pork barrel. Pork barrel ba kayo? Pork barrel. Eh, dito tayo eh. Tara, inom mo na tayo. Walang uminom eh. Natrabaho tayo eh. Ano pork barrel eh? Bakit nga ba pork barrel ang tawag dito? Ayon sa ilang mga kwento, nagsimula raw ito sa Amerika bago pa ang Civil War noong 1861. Gawain daw ng mga Panginoong may lupa na bigyan ang mga aliping negro ng isang buong bariles na puno ng inasin ng karne para hindi agad mabulok. Wala pa kasing ref noon. At hayaan na lang ng mga bossing na pag-awayan ito ng mga alipin. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, dito na lang nagkaroon ng political na gamit ang pork barrel. At siyempre sa Pilipinas, mainit na debate ang pagbuwag sa pork barrel o mas may mabangong pangalan na Priority Development Assistance Fund. 75 million para sa mga kongresista at 200 million naman sa mga senador. Oo nga naman, di ba? Bakit kailangan pa ng mga mambabatas ng pondo? Eh, ang trabaho naman nila, eh gumawa ng batas. Yan, sa tayo dito ang init. Parang wala pa ako ng mantika dyan, papayap pa ako eh. Ano? Pakurotol. Uy! At maraming nagsabi na ito lagi ang sanhi ng korupsyon. At ito na nga, pumutok na ang isyong 10 bilyong pisong pork barrel scam na pinumunuan ng babaeng ito, si Janet Lim Napoles, na mukha naman talagang larawan ng kawalang malay. Itong kwintas ko hindi po tumalaking ginto ha, baka mag-miss quote na naman sa dyaryo. Ito po yung Rosel ko po ha. PDAF o ang Priority Development Assistance Fund. Pero mukhang sa nangyayari ngayon sa politika natin, mukhang kailangan natang bigyan ito ng panibagong kahulugan. PIDA, perang hindi aabot sa Pilipino. Oo, bayad tayo na bayad ang buwis, hindi naman tayo naikinabang. Kasi naman, ang hilig nating bumoto sa mga magnanakaw. Kaya naman, PIDA,
puro dorobo ang Pilipinas. Sa paanong paraan? Manghingi lang sa mambabatas gamit ang Peking NGO. PIDAF, puro dami ang front. At total mukhang sangkot daw ang ilang mga kawanin ng gobyerno, PIDAF, pinondohang department ay fake. 10 bilyong piso, ang daming pwedeng paggamitan noon, lalo na para iangat ang antas ng edukasyon sa Pilipinas. PIDAF, pag-aaral dapat ay free. At lalo nga tumindi ang galit ng taong bayan nang kumalat din ang mga litrato ng anak ni Napoles na si Jean Napoles at ang kanyang magarbong pamumuhay sa Amerika. May Porsche, social na kondo at pa-party-party na lang. Kaya si Jean Napoles daw ay PIDAF. Parang first lady ang dating. Eh pinaghirapan naman doon nila ang perang ito mula sa lehitimong negosyo na gaya ng coal, O's. Kahit wala maibigay ng papeles o pangalan, di bale na. PIDAF, panalong datong ay fabulous. Sarap talaga na may racket, ano? Hindi lang sa Kongreso, kundi pati na rin sa Bureau of Customs. Dito sa Customs, may PIDAF din dito. Palaging dito ay fiesta. Ipinatawag sila ng kanilang hepe na si Commissioner Rufy Biazon para sa isang pagpupulong. Ang agenda raw, ang issue kung bakit kailangan magpatupad ni Biazon ng forced resignation sa ahensya. If my expectations are failed, then sorry na lang, we have to set you aside. Pero mismo ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay hindi handang buwagin ang pork barrel. At ang mga pinuno ng Senado at Kongreso ayaw pa imbestigahan ang pork barrel scam. Yatol, wala kang magagawa. Habang meron ito, PIDAF, isa lang ang ibig sabihin. Pilipinas, hindi aasenso forever. Ha? Dito tayo! Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinion mo, pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.